So guys, dumating na yung pamalit nating LED para sa paglamps H11 yellow. Kasi if you remember, kinahuwa natin yung VIOS, nilagyan natin sa Montero. So try natin tumama. Sing tayo guys, no? Legit naman. Okay, merong product manual. Then, syempre dalawa siya, no? Check natin. So, natin kung ano naman bawat isang box. So, kasama niya ay yan. Seen on the site, ano siyang fan. Then, yellow. Okay, so try natin siya ikabit doon sa VIOS. Then, kung pinagpalitan, nalagyan natin dito sa Montero ulit. So, hindi DIY ulit tayo how to place. Okay? So, guys, sa VIOS, ayun yung fog lights. Ayun, that one. So, pwedeng kung maliit yung kamay mo or kaya mong i-access yan, dyan na lang. Hanggalin mo muna yung connector, then kunin mo yung bulb. Or kung hindi mo yan kaya, you do the other way around. Which is mas mahirap. It's either i-access mo dito, hanggalin mo itong fender liner, pwede dyan. Or, babaw mo yung bumper, or dito. Then mag-access. Okay. So ako ito try ko yung mas madali do mahirapan yung kamay ko here. So ayan o, nakikita nyo, sorry na nga to kasi kaliwa yung gamit ko. Ayan, ayan siya. So ayan, fit na, maliit lang yung stroke. Ayan, hindi siya matatanggal. So make sure lang na tama. Okay, then may connector yan. Pinahal yung connector ng stock plus yung tinanggal natin, yung kailangan mag-abot. Ayun, ayun, nandun sa baba. So medyo hindi kita. Ayan, ayan yung bago. Ayan yung bago. Then hindi kakabit natin. Hirap lang kasi yung procedure ko kasi nasa loob, so hindi talaga mabidi ng maayos. Ayan yung LED home site versus OEM Penter. So mas maganda talaga yung buga nung LED. So kabit na rin natin yung kabila. So ayan, installed na yung driver side or left side LED bulb para sa fog lamps. By the way, ito tint lang to kasi nga minaximize ko pa yung OEM bulb. Actually, hanggang ngayon, hindi pa siya busted. It's just that naging donor nga siya doon sa Montero on the previous vlog. So, siya mas deserving palitan kasi ito yung first owned car. So, ayan. Na-obsite lang yung ginamit natin. So far, ang ganda. Ayan. Make sure ganyan yung orientation niya. Ayan yung talagang nakalock siya. Okay? Naka parang vertical. Pag ganun. Pag ganun, hindi tagilid, hindi horizontal, so vertical yung orientation niya. Tapos, sa kabilang side, ganun din. Pwede mo siyang kumalit yung kamay mo, dito mo yung access, ayan, kita naman dyan. Nakabit ko na kasi. Same procedure, tanggalin mo yung connector bago mo tanggalin yung bulb para hindi mapilipit yung connector. Then, palit mo siya. On my case, medyo malaki yung kamay ko, dito ko siya dinukot. Yan, dyan ko pinadaan dito sa may yan, pa ganyan. Okay, hindi ko na ma-video kasi medyo hirap ilagay yung phone while doing it, pero nakabit na rin natin. Ayan siya. Okay, ganun din, make sure nakalock man tama. Ito parang hindi pa masyado, so ipihitin ko na lang ulit. Okay.
yun. So ganun lang, magpapalit ng bulb from stock bulb to LED or stock bulb to another stock bulb. Yun lang, para hindi kayo masyadong maraming kinakalas. Okay, that's for VIOS Gen3.